Hello everyone, and this is Edmund, Mindaros channel, and another Windows 11 tutorial ang pag-uusapan natin. At sa video ito ay gagay ko kayo kung paano i-enable ang tinatawag na Bitlocker device encryption sa Windows 11 operating system. So ano ang ibig sabihin ng device encryption para mas maintindihan natin ito ay para i-protect ang system data from unauthorized access kung ang device ay ninakaw or nawala. So magandang settings ito sa mga Windows, mga kaibigan. Ang device encryptions ay available on device such as convertible 2-in-1 device that support modern standby. More about modern standby, mga kaibigan, is in the link mentions in the video description para magkaroon pa tayo ng iba pang informations. Kung paano ba natin i-verify kung ang device ay support ng modern standby. So napakasimple lang. Punta lang tayo dito sa ating computer keyboard and then press mo lang tinatawag na Windows logo plus letter R. And then ito na siya. Ito yung tinatawag na run command. And then dito lang sa box, i-type mo lang ang keyword na CMD. And then click mo lang yung OK. And then next, enter mo lang yung command keyword na power CFG slash letter A. And then enter mo lang siya. Okay, so paano ba natin malalaman kung support siya ng modern standby? So dito lang sa pinakauna, mga kaibigan, makikita mo dito yung SO, low power idle network connected hibernate. So ibig sabihin, support ito ng modern standby. Okay, so bago tayo mag-proceed, punta muna tayo dito sa ating desk management. And then right click lang tayo dito sa start menu. And then select mo na yung desk management. Okay, so makikita nyo dito, mga kaibigan, na hindi pa talaga naka-enable yung Bitlocker device encryption. So wala pa dito, mga kaibigan. Okay, kasi hindi pa siya naka-enable. Alright, so proceed na tayo doon sa kung paano natin enable. So close lang natin yan. So ang next step ay kailangan lang natin pumunta dito sa ating Windows settings. So may dalawang option. Pwede kang pumunta dito sa start menu. So click mo lang yan and then makikita mo dito yung settings o kaya naman. So other way, dito lang si start menu, right click, and then select mo lang yung settings. And then makikita mo dito yung system, baba ka lang and select mo yung privacy and security. So click mo lang yan. And then next dito sa privacy and security, and then select mo lang yung tinatawag na device encryption. So ito siya, okay? So click lang natin ito. And then, dito na yung tinatawag na device encryption. So, device encryptions help protect your files, folders from unauthorized access in case your device is lost or stolen. Okay, so kailangan na natin itong i-turn on. So, i-click mo lang itong button na to. So, turn on mo siya. And then, pag local account yung gagamit mo, mga kaibigan, ay bigla na lang may mag-pop up dito na Microsoft sign in. So kailangan mo lang i-enter yung Microsoft account mo. Okay? So once na turn on mo na siya, so makikita mo dito is encryption is in progress. Ayan, so wait mo lang yan and then automatic na po ito, mga kaibigan, na naka-enable na po siya. Okay? So punta tayo dito sa ating disk management. Tignan natin. So minimize lang natin yan and then right click lang tayo dito sa start menu. Select lang yung disk management. And then ito na siya, mga kaibigan. So makikita nyo dito itong Bitlocker encrypted. Okay, so kanina ay wala dito, mga kaibigan, dito sa desk natin. So wala ito. So ngayon nakita nyo is Bitlocker encrypted. Ibig sabihin ay okay na po siya, mga kaibigan. Ayan, so ganun lang po talaga kasimple kung paano natin i-enable ang ating Bitlocker device encryption. So kung gusto mo naman itong disable, so napakadali lang naman, mga kaibigan. So punta lang tayo dito sa settings. Yan, and then click mo lang yung privacy and security. And then next, turn off mo lang ito, mga kaibigan. Okay, so click mo lang ito, so turn off mo siya. Ganun lang. And then, pakita mo dito is turn off device encryption. So click mo lang yung turn off. Ayan, so description is in progress, so you can continue using your device. Alright, so ganun na po talaga kasimple kung paano gawin ito. And hope na nasundan nyo ang ating step by step. At isa na namang magandang idea at tips ang na-share ko sa inyo, mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat ng sumusuport sa bawat tutorial ko. At kung bago ka lang sa aking channel,
please wag mong kakalimutan mag-like, share, and subscribe, and click mo lang yung bell notification para ma-update ka sa aking mga bagong videos and tutorials. Thank you guys, and see you on my next vlogs.